If there's a will, there's a way. Magandang araw po sa ating lahat, mga ka-Journey with God. If there's a will, there's a way. Na-realize ko na marami palang possibilities na pwedeng gawin ng isang taon. Pero nasa atin lang din yung limitasyon. Kung nilimitahan na natin yung sarili natin at dito lang. So, hanggang doon lang talaga yung pwede natin gawin. But the good thing is, maraming possibilities talaga na pwede kong gawin. No? Okay, my mini garden. Yan. Ngayon po, nasa likod ko ay mga tanim. Okay. Itong pandemic time, no? So, walang masyadong gagawin. Tapos, actually, may desire din ako na magkaroon ng sarili kong garden at makapagtanim habang yung time ng pandemic, hindi pa masyadong maka-move freely, no? Habang tinitignan ko yung location namin, maraming gagastusin. Bibili ng lupa, magbubungkal, no? So, ito lang yung space na meron kami. So, at first, sabi ko parang imposible. Hindi ko kaya atang gawin. Pero may napanood akong isang YouTube channel, magsasakang reporter. Tapos, pinakita niya doon sa kanyang terrace ay napakaraming halaman na namumunga yung mga fruit-bearing plants na pwede pala na mabuhay kahit nasa pet bottle. Naging inspirasyon ko yun para gawin din yung garden sa bote, ano, sa pet bottle. Simula ako na mag-collecta ng mga pet bottle, 1.5 na soft drinks. Meron din yung mga nilalagyan ng mineral water, 8 liters. So, ang ginawa ko ay pinagkakat ko yun. Tapos, ngayon ang naging concern ko, saan ako kukuha ng lupa na good soil or matabang lupa. So, pag talaga may gusto, no? Pag gusto mo pala, maraming paraan. Pwede kang gumawa ng maraming way. So, ang ginawa ko, no, naghanap ako ng mga lupa na malapit dun sa basurahan, yung nadidecompose. So, para mataba yung lupa. Kunti-kunti, nag-ipon, until marami na siya, nag-collecta din ako ng mga tahi ng baka, no? Punta ako sa isang parang open field na maraming tumatahi doon na baka. So, nag-collecta ako, no? So, sige lang, sabi ko. Kasi gusto ko, di ba? Kapag may desire ka talaga, ikaw talaga yung gagawa ng diskarte. Siyempre, pandemic. Limited din yung budget. So, diskarte lang, no? Siguro, nag-start po ako nito 6 months ago. Siguro, parang ganyan. Or 7 months ago. At first, konti-konti lang. Tapos ngayon, nag-try din ako ng iba't iba, no? Itong nasa likod ko ngayon, ayan, mga pechay, no? At 3 beses ko na siya inani, yung kinakat lang. Tapos, pero tuloy-tuloy pa rin siya, no? Tuloy-tuloy pa rin yung ano niya, pagtubo. Ayan. Tapos, meron ditong gumamela. Okay, gumamela. Nandyan yung gumamela. Ito rin mga pechay yan. Tapos may lettuce. Ito lettuce. Okay. Ito siya mga punla. Ito mga punla ng pechay. Ito naman, bigay ito ng kaibigan ko. Alam ko, kiat-kiat ito eh. Kiat-kiat ata ito. Ayan o. Matagal lang siya. Siguro mga 3 months na ito, no? Maliit to nung binigay. Pero ngayon, yan, 3 months na. Na ganyan. Okay. Matagal lang. Alagaan lang. Tapos, eto naman, yellow watermelon. Tama ba? Tama. Yellow watermelon. Tapos, meron na siyang bunga. Ayan. Nung nakita ko talaga yung bunga, wow. Nagbunga yung tiyaga kasi 2 months na eh. Ano ba yun? Nakikita niyo ba? Okay. Ayan po siya. Laki na. Tapos, mayroon pa dyan. Ayan.
So nilagyan ko na ng net. Tapos yan siya. 1, 2, 3. So may lettuce dyan. So eto other lettuce. So mga pet bottle lang ito na ginagawa. Ayan. Ito naman aloe vera. Tapos eto pa yung ibang mga pechay natin. Pechay. Pechay. Lettuce. Wow, ang ganda ng lettuce. Okay. Ayan. So ito, tin-transform ko sa mini garden. Ayan. Ito yung calamansi. Binili ko ito, maliit pa lang, mga 100 pesos. So ngayon, malaki-laki na. May mga bunga-bunga na rin yan. So tiyaga-tiyaga lang. Tapos nilalagyan ng pataba. So yan pa yung mga pechay. Okay, ito tatamnan ko pa ito. Kasi yan, okra din, okra. Okay, okra. Gumamela. Okay. So eto naman, eto lemon ito eh. Yan. So at first mahirap kasi from scratch, tas tiyaga din, tas hahanapan mo siya ng mga pwesto na malamig-lamig kasi nga dito sa Dagupan masyadong mainit pag talagang umaaraw. So hindi nakakayanan ng mga pechay. So didiskarte ka lang. Yan. So dati punong-puno ito. So ngayon inaayos ko lang. Kahit ganito yung space mo ay pwede mo siyang ma-maximize. May mga nakikita nga akong iba't ibang strategy ng paglalagay ng mga halaman. Ano lang talaga, discarte. Yung hilig din, importante na may hilig ka din. Magbibigay ka din ng panahon paano yung i-upgrade or paano yung paggawa ng mga natural fertilizer. So, gumawa din ako ng mga spray nun. So siguro minsan gawin ko ulit. Kasi dalawang beses ko lang ginawa pero hindi ko na tinuloy. Ito yung kamatis. Mga okra. Parang mga giant okra ata ito. Lucky. Isa sa learning ko in regards to the mini garden is kapag may desire ka, ano man ito kalaki or gaano man ito kahirap, you just have to start small. Yung mag-start ka lang kahit pa-isa-isa, pa-dalawa-dalawa until such time na as you continue on, naging consistent ka, tapos nandiyan din yung heart mo, nandiyan din yung pagbibigay mo ng time, lalong dadami, no? So, marami pa akong iniisip na itanim, pero of course, may mga anak, tapos may ministry din, may work din ginagawa sa mission. So, parang libangan lang to this time, no? Libangan lang. Pero nakaka-enganyo, di ba? Meron kang stress release work, di ba? Stress release hobby. Ayan. Gandahan nito, hindi ka nabibili ng pechay, hindi ka nabibili ng lettuce, ng okra. So may kalamansi. So katipid ka ng konti, pero yung joy na kasi pinaghirapan mo, di ba? Hindi matatawaran yung saya na pag umani ka. Pag may itinanim, merong aanihin. Okay, God bless.